magandang balita at makabagong impormasyon, pagpapala at kasaganahan ang atin sa inyo ng programang On Cue! At ako naman po ang inyong lingkod, Alex Tinsay, kasama aking partner na si Philip Valerio. Ito ang positive news na kung saan tayo ay magbibigay ng mga balita na magiging inspirasyon at maghahatid ng positibong pananaw. Mga balitang makabago at napapanahon, mga sitwasyon ng bawat individual na nagiging pagpapala sa bawat isa. Mga pinagpala, narito ang mga trending na balita. London-based Pinoy radiographer pinarangalan bilang health icon star. Filipino student na nagdisenyo ng winning national costume ng 2021 Miss Universe Nigeria, kinilala. Philippines women's football team nakakuha ng pinakamataas na ranggo mula sa Federation of Football Association. First Philam pasok na sa kompetisyon ng Junior Skating Worlds sa Beijing. Philippines nag-uwi ng tatlong gold sa Muay Thai Championships sa Thailand. France handang magpahiram sa Pilipinas ng 14 billion pesos para sa disaster response. Pilipinas nakakuha ng three-peat win bilang world's leading dive destination. Para sa detalye ng mga balita, London-based Pinoy radiographer pinarangalan bilang health icon star. Ang Filipino radiographer na nakabase sa United Kingdom na si Apollo Exconde ay pinangalan ng health icon rising star sa ginanap na 2021 Zenith Global Health Awards at Summit na ginawa sa London. Ang lead magnetic resonance imaging o MRI radiographer na si Exconde ay nagdisenyo ng isang Lego Open MRI, isang laruang brick na nakatakda upang tulungan ang mga first-timer, mga bata, plus-size, na nababalisang mga pasyente na naghahanda para sumailalim ng MRI scanning. Yes, actually, yung MRI na yan, nakita ko yan eh. Para siyang pinapasok sa tube na kung pakiwari mo eh, parang di mo alam kung ano mangyari. Pero dahil dinisay na parang Lego, siyempre, ang isipin, parang ano siya, fascinating, parang dating eh, parang ano lang, yung nasa fantasy world ka na wala kang kakaba-kaba pag pinasok ka sa loob na yon. At saludo ako sa inyo, Exconde, sa inyong itong dinisay mo neto, itong invention mo neto, na talagang ito ay magbibigay ito ng daan para sa mga tao na sumubok nito para makita nila yung ano yung iskan yung kanilang body system, kung ano yung talagang makikitang sakit dito. Filipino student na nagdisenyo ng winning national costume ng 2021 Miss Universe Nigeria, kinilala. Ang Filipino student na si Kennedy John Gasper mula sa Central Luzon State University o CLSU ang nasa likod ng nanalong national costume ng kinatawan ng Nigeria na si Maristela Okpala sa katatapos ng Miss Universe competition sa Eilat, Israel. Ang Pinoy Maid Ensemble na isinuot ni Okpala ay nanalo ng Best National Costume Award mula sa 80 kandidatong nag-aagawan para sa corona sa naturang beauty pageant. Philippines Women's Football Team ay nakakuha ng pinakamataas na ranggo ng Federation of Football Association. Ang Philippine Women's National Football Team ay umakyat sa pinakamataas na pwesto sa International Federation of Football Association o FIFA World Ranking. Sila ay nakatakdang lumaban sa Asian Football Conference o AFC Women's Asian Cup Finals na lalaruin sa India sa Enero ng taong kasalukuyan. Umakyat ang Team Philippines sa ika-64 na pwesto sa FIFA Women's Rankings mula sa 176 na National Football Association rankings na inilabas noong Disyembre 2021. Actually, Alex, pag pinag-usapan natin yung mga kababaihan, yan daw ang weakness sex. Pero biblically speaking, siyempre, ang Diyos ang nagsabi niyan. Kumbaga, nung nilikha pala tayo,
ay katulad at kawangis tayo. Nasa book of Genesis chapter 1 verse 26 to 27 yan eh. Si Ben, katulad kawangis, ibig niya mga babae, si Ben may equality. Eh, nakagandahan nito. Kaya no wonder na yung ating kababayan dito, siya sabi na women's power talagang nag-exist na ngayon. Talagang nakikita na sa resulta. Kaya more power sa inyo mga kababaihan na it is your time to shine. Ako naman, nakikita ko rito yung mga sports association natin. Dati kasi hindi kilala mga, lalo na lalaki lang, ngayon Pilipina sa football. Hindi natin alam na pwede pala rin tayo maging world class dyan. Yes. Kasi katulad sa mga kolehiyo, universidad, yan na ngayon ang PE nila eh, ng mga kababaihan. So ibig sabihin, lahat ng pwedeng pasukin ng mga Pilipino, Pilipina, estudyante, kabataan, na meron bang suporta, no? Talagang ma-achieve natin yung pinakamataas. We are already there kasi innate na talent ng Pilipino, hindi nagpapatalo eh. Palagi siya nag-i-excel kahit anong competition. Agree. Kauna-unahang Phil Am na skater, pasok na sa competition ng Junior Skating Worlds. Si Sofia Frank ang naging unang babaeng qualifier ng Pilipinas para sa gaganaping 2022 World Junior Figure Skating Championship sa Beijing. Naibook ni Frank ang kanyang slot sa prestigious competition matapos mailagay ang 13th pangkalahatan na ranggo sa mga junior women sa katatapos lang na Santa's Cup na ginanap sa Budapest, Hungary. Ang Filipina athlete ay isa sa 3 skaters na kumatawan sa Philippine Skating Union noong Setyembre sa kanyang bid na mag-qualify sa 2022 Winter Olympics sa Beijing, China. Muling kakatawanin ni Frank ang Philippine Federation sa paparating na World Junior Figure Skating Championships na nakatakda sa Marso 2022 sa Sofia, Bulgaria. Talagang mga Pilipino, nakakatuwa talaga Alex na malighain eh. Biro mo sa Pilipinas, wala namang yelo, pero nakapag-compete pa sa, at nanalo pa sa, ano, sa buong mundo pagdating sa skating, no, na titignan nyo doon sa ating mga, yung ating mga sports, no, di ba, yung mga lokso baka, yung mga piko, yung mga sipa, biro mo pati skating, pinasok na rin ng mga Pilipino. At babae pa ulit, ha? Saka, naman. Saka alam mo, saan lang siya natuto dyan sa mga mall eh. Mall nga na meron. Yung mga man-made, no? Okay. Philippines, nag-uwi ng 3 gold sa Muay Thai World Championship sa Thailand. The Philippine team, bagsik, nakapag-uwi ng 6 medals and other awards kasama 3 gold mula sa International Federation of Muay Thai Association World Muay Thai Championship sa Thailand. Oh, Muay Thai, yan ay originated sa Thailand. Biro mo, ilang gold po? Ang dami nun ha. Ay talagang wala na akong masabi talaga. Kumbaga, tuwing meron na lang lalabas na bago mga istorya, lalo na sa mga sports o ano mga larangan na yan, talagang lulutang talaga yung mga Pilipino. Eh, diyan nga, bagong tuklas na lang magaling ang mga Pilipino, inaagaw nila yung championship sa mga lokal eh. Eh, lalo naman pagdating sa larangan ng pag-awit, pagsayaw, sa arts, number one na tayo kahit sa mundo. Meron pa ako idadadag, Alex. Lalo na yung larangan ng boxing pa. Biro mo, ayaw niya makaharap yung kapwa niya Pilipino. Oo. Dahil alam niya, nako, ibang lahi na lang, wag na yung Pilipino. So, dahil, Pilipino sa Pilipino na lang. Ayaw. Okay. France, handang magpahiram sa Pilipinas ng 14 billion pesos para sa disaster response kaugnay ng Bagyong Odette. Handang magpahiram ang bansang France ng 14 billion pesos upang masuportahan at maayos ang disaster risk reduction efforts sa local level ng bansa. Wow, naalala ko, Alex, yung dati kong amo sa Europe ay Frances po siya. Ay talagang generous. Pati yung kanyang mga magulang, yung nanay tsaka tatay niya, ay talagang palabigay. Kaya no wonder itong mga Frances neto talagang pinapakita nila kung anong ugali meron sila. Lalo na sila yung unang tumugon sa pagbibigay, lalo na sa mga nasalanta. Dahil kung di nyo tatanong,
ay Catholic din sila, no? Mga Catholic po sila, ang religious nila, nakagaya natin, na mayroong puso na matulungin sa kapwa. Hindi lamang yan. Alam mo, mga Frances, no, dapat we should learn a lesson from them. Kasi sila, ayaw nilang magsalita ng ibang lingway. Pag nandong ka, kailangan yes. magsalita ka ng France. No? Ibig sabihin, mataas ang pagpapahalaga nila sa kanilang lahi. No? So, ganun din sana tayo. No? Hindi yung makakarinig tayo, Pilipino, kapwa Pilipino, sinisiraan. Diba? Dapat mahalin natin yung sariling atin. At yun nga, kailangan sa mga ibang bansa, dapat meron din ang meron din tayong mga Filipino town, di ba? Na siyang nangyayari na ngayon. Yes. Hindi yung pupunta lang tayo sa Chinatown, India town, kung Korean town. Sana talaga magkaroon tayo ng yung sa sariling atin. Kaya nga eh. Pilipinas nakuha ang 3-peat win bilang world's leading dive destination sa larangan ng turismo. Nasunggit ng Pilipinas ang titulong World's Leading Dive Destination sa ikatlong sunod na pagkakataon. Gayun din ang iba pang malalaking karangalan sa prestigyosong World Travel Awards. Sa ikatlong sunod na taon ay tinanggal na naman tayong leading dive destinations dahil sa pangunguna ng magagandang lokasyon. Yes, talagang yung ating lugar, lalo sa dive, no? Yung pupuntahan nila yung mga sisirin nila yung ating kalikasan, yung karagatan. Naku, napakaganda kasi dito makikita natin yung iba-ibang klase ng mga species, no? Sa yung lalo ng mga corals natin. Actually, Alex, napunta ako one time sa isang lugar sa Batangas. Nagulat ako. Ang alam na natin sa Palawan lang, ang alam na natin yung mga bandaron lang, yung malalayong lugar na mayroong ganyang coral reefs. Meron pala diyan sa may Anilaw, ang ganda. Para kang nasa loob ng aquarium. Lahat talaga matutuwa ka. Gusto mo magbabad doon. Kumbaga, meron palang kingdom pagdating sa ilalim ng dagat. Kung ako tatanungin, mas maganda ang kingdom sa dagat. Kung ako ilang isda, mas gusto ko maging isda. Okay? At dito nyo makikita yan sa Pilipinas. Alam mo, nalulungkot nga ako eh. Yung pag may nakita silang magandang lugar, tanawin, tayo ha, yung kadalasan na bukang bibig. Oh, ang ganda, parang wala tayo sa Pilipinas. Eh, parang nakakasakit ng loob kasi nga, everywhere you go, no, makikita mo na palagi nating minemenos yung sariling atin. Alam niyo ang kagandahan ng Pilipinas, variety, no, lahat meron tayo. Samantalang sa ibang bansa, lalo na yung, alam ba, yung nasa gitna ng kontinente, hanggang doon lang sa atin. Pag sinabi mong beach, meron tayo. Pag sinabi niyo mga yung mga commercial centers, meron tayo. Lahat kumpleto. So sana maging bukang bibig natin yung huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan sapagkat napakaganda ng bayang Pilipinas. At sa pakikinig ng mga balita, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Philip, no, gusto kong itanong sa iyo yung question na ito. Although, ayoko mang itanong sa iyo, pero kailangan kong itanong sa iyo. Kasi marami pa rin sa kabila nung common na rin itong online trading, marami pa rin ang nangangamba dahil sa, siyempre, sa isip nila, online ito, hindi nila hawak kung saan pupunta yung pera nila, baka biglang mawala. And at the same time, parang sugal din daw ito eh. At sa totoo lang, merong mga kwento kasi na marami nang na-scam dahil dito. Ano bang masasabi mo, Ron? Actually, magtungkol sa scam, isa po ako sa advocate ng mga scam. Kumbaga, natutunan ko yan dahil ako din ay na-scam din dati. Kaya pinag-aralan ko po yung tungkol sa ano ba yung mga dapat pasukan. Pag-usapan po natin yan. Siyempre, una yung company. Yung company dapat stable siya. Ibig sabihin, meron kasi tinatawag na pioneering stage na kung saan at least dapat umabot siya ng more than 5 years. Kasi pioneering stage po, ang kanyang span niyan ay 5 years.
Sabihin, pag lumakpas na siya dyan, sabihin, matatag na siya. O kasi actually, yung ating broker ay more than 5 years na siya. Yan po yung unang dapat natin i-consider. Okay, yan ang kumbaga sa checklist natin. First, checklist, check. Yung pangalawa po, yung may-ari. Kasi po, yung may-ari, hindi naman talaga karamihan sa mga nag-scam, hindi naman sila mismo ang naka-prompt. Iba ang ginagamit nila, parang tawag doon, dummy. Ito, dapat yung naka-prompt, yung may-ari. So, kailangan yung background check mo? Yes, yung background check. Kailangan po yan. Okay. Pangatlo po, dapat po, ay meron silang magandang financial yung statement o capability na at yung kung magpondo man tayo o mag-invest man tayo, merong naka-insured siya. Actually, broker na in-introduce ko ay meron po siyang mga insurance company na just in case na nagkaroon ng problema, dahil insured siya, may ibabalik po siya. Kasi di natin hawak ang galawa ng world market. Okay? Pang-apat po, ang kagandahan nito, dapat yung services nila open sa world market. Actually, isa po sa commodities, no? O tinatawag natin ng mga nasa loob ng world market, yan nga yung currency trading. Yan. Alam naman natin, pag sinabing currency trading, ito yung palitan ng pera sa pandaigdigan. Yan po kagandahan nito. At nasa loob din ng platform natin, yung tinatawag natin ng mga stocks, yung mga tinatawag natin na mga digital, yung tinatawag po natin na mga ETF, yung mga sinasabi natin na mga yung mga gasoline, mga crude oil, pagpatungkol po sa mga commodities, nandun doon po lahat sa platform. Kaya hindi po tayo ma-deceive dahil yan po yung katotohanan, dahil ang talaga nagpapagalaw po sa buong mundo, yung world market. Okay, when you talk of online trading, of course, naisip ng mga tao dyan, kailangan, ano ka, fiscal analyst, yung financial expert. Meron bang educational attainment na requirement dyan para pumasok ka sa ganitong negosyo? Actually, dapat din. Kasi advantage din sa akin dahil ako po ay nakapagtapos ng kuleyo bilang management. Kumbaga, yung ating tinuturo, yung how to manage your money. Yan po yung isa sa ating tinuturo dahil napakalaking bagay po yan. Kasi sa pagtuturo po natin ng money management, hindi ka maubusan ng pera. Para yung cash flow na tinatawag niyan, na kung saan ay dapat mas malaki po mapasok sa'yo kaysa dun sa nilalabas mo na gastos na kung kunwari kukuha ka ng bahay o yung sasakyan, dapat mas malaki yung pasok kaysa dun sa nilalabas. I have heard stories of people who, you know, because they, like for example, when they talk of beginner's luck, no, na yung tumatama sila, tumatama, then ayaw nilang tumigil, hat na hat sila, so kinabukasan o the day after, pera na, naging bato pa. Ano bang may re-recommend mo sa ganun? Nasa attitude ba yon? Kailangan na strategy? Yes, actually, pag na-involve ka sa gantong currency trading, talagang lalabas kung ano, kung sino ka, kung anong karakter mo. Kung ikaw ay yung tipong walang patient, nako, o impatient, yan. Yan yung mangyari niyan. Sabihin, sa pag-trading naman, wala naman na yung tiyatawag na one-night millionaire. Dapat talaga dadaan ka sa proseso. At normal din yan, lalo na sa mga beginners, no, na kung saan ay yung talagang eager sila. Kasi nakikita agad nila resulta eh. Gusto niya agad nila kumita ng malaki at lumalakas ang loob nila. Imbis na yung kinita nila, dapat na take home na nila, ginagawa pa nila, inuubos nila. Ginagawa nilang sugal. Yun ang sugal eh, yung tinotodo eh. Sa atin hindi po. Gumagamit po tayo ng money management. So, anong mga criteria para, nabawa, yung tama na itong in-invest mo ngayon at hayaan mo muna siya ng mga ilang mga ganun eh. Yung iba kasi, parang by instinct, by feel, ganun ba yun? O kailangan gagamitin mo talaga wisdom? Yes, actually, nabanggit niyo po yung wisdom. Siyempre po, pag sinabi nyo yung wisdom, nanggagaling yan sa Diyos. At sa Tagalog niyang diskarte. Kaya marunong ka dumiskarte. Iba yung talino, iba yung diskarte. Pag pinagsama niyo po yan, magandang ano yan, factor po yan. Bakit po? Dahil sa pag-aaral po ng trading, ano po yan, may tiyatag po tayong mga indicators.
Yan po yung ating giya o guidelines o pattern para mabasa natin yung galawan ng presyo sa merkado. Kung kailan siya tataas o kailan siya bababa. Ang kaganda po sa atin, pag ang presyo ay tumataas, pwede tayong kumita. Pag ang presyo ay bumababa, pwede rin po tayong kumita. Sabi ng iba, kailangan daw meron kang mahabang PC at meron kang kapital para pumasok sa ganitong negosyo. Actually, sa lahat naman ng negosyo, kailangan mahabang PC. Bakit po? Itong currency trading po ay long-term business po siya. Pagdating naman po sa kapital, wala akong alam na negosyo na walang kapital. Dahil dapat po, kailangan po ng kapital para doon po masusukat na sa realidad naman, para din siyang naglagay ka rin sa bangko, na kung sa pagmalaki ang puhunan mo, mas malaki din ang balik sa iyo na interest. Kung maliit, maliit din naman po yun. Ito bang online trading, matagal na ba ito o bago lang ito? Kasi ang dinig ko, matagal na ito, kaya lang sa Pilipinas, parang ngayon pa lang yata nagsisimula. Yes, actually may history ako dyan. Meron tayong video presentation na kung saan ay makukuha natin itong information nito. Ibig sa mga Google, ito pa yung nagsimula sa ancient Chinese pa, sa China, na kung saan na yung kalakalan noon, hindi pa yun yung mga tinatawag natin na currency o pera o monetary, kundi yung mga ginagamit nila yung mga bagay-bagay. O tinatawag natin barter trade ang tawag doon. Kaya siyempre, naging upgraded lang tayo. Kaya sa panahon ngayon, ginagamit natin, actually, hindi lang monetary, kundi yung mga digital o kagaya ng mga Bitcoin. At yung mga yan, matagal na yan sa mga ibang bansa na pinanggaling ako sa Europe. Matagal na yung mga ganyan, mga digital, mga Bitcoin, yung currency trading, yung stocks trading. Tayo lang po talaga ang napaguli. Kaya po, nakakalungkot, ang ating bansa ay third world country pa rin. Kasi tingnan nyo po, ang palitan po ng peso sa dollar, ang laki po, 50 pesos. Kaya mapapansin nyo po, ang bansang Pilipinas, makikita mo yung status niyan. Hindi kagaya ng sa Amerika, bisipin mo, 50 pesos, kaya maunlad silang bansa. Yan ang point ko po rito. Kaya kailangan po, kaya naging mayaman tayo dati dahil ang palitan ng peso sa dollar, 1:1. Marami mga nagtatanong, Philip, ito bang online trading, legal ba yan? Yes, legal po siya. Sa totoo lang po, yan ang legal. Bakit po? Yung ginagamit po ng platform sa pag-trade, yan po yung ginagamit ng mga broker o yung mga bangko na yan. At lalo na yung mga hedge fund. Hedge fund, yan naman po yung mga mamanage ng pondo ng broker doon sa kanilang pag-trade sa mga bangko. Siyempre, sa negosyong ito, nakikita ko, minomonitor mo yung dumudoble yung presyo ng stock, di ba? Ano ang mga red flags? Ano ang mga sign para hindi mo ito todo yung trading sa isang pang hot commodity? Yes, actually magandang tanong po 'yan dahil may tinatawag po sa economics nung napag-aralan natin ng college yung law of supply and demand. Ibig sabihin po nito, meron tinatawag na ceiling o sabihin, meron siyang mga previous na presyo na kung saan ay dating mataas, ito yung pinaka-highest ceiling na presyo, siyempre, bababa siya, pero in the long run, babalik din siya. Pag siya may babalik din siya, doon yung time na bababa ulit ang presyo. Same way din, ganun din po. Kung galing siya sa previous na presyong ganito sa baba, aangkat siya, pero babalikan din niya yung presyo. Parang ganito po illustration ko. May tinatawag po na introductory price. Kunwari, isang cellphone, isang gadget. Kasi sinasabi ko po rito, dahil nga lahat ng kailangan natin, nasa world market po yun, nasa platform po yun. Example, yung cellphone. Pag sinabi introductory price, siyempre, ibibenta nilang mababang presyo. Pag nakita nilang mabili sa merkado, siyempre, tataasan na nila. Pero, bumilang ka lang ng ilang linggo o isang buwan o dalawang buwan, babalik sa dating presyo yan. Ganyan din po yung ibig sabihin ko. Ang ibig sabihin ko, alam natin kailan tayo bibili o magbibenta. Marami mga nagsasabi na itong online trading daw ay nakakapagpayaman. Pero sabi naman ng iba, hindi totoo yon. Sa tingin mo, ito bang online trading ay maaaring, halimbawa, makaranas ka na magbabago ang buhay mo, like
meron bang mapapala in the long run ang mga nag-ano rito, nag-i-involve dito? Yes. Pag-usapan natin experience ko po. Actually, nung nakita ko yung resulta ng amo ko, sabi ko sa sarili ko, whatever it takes, yung commitment ko nilaliman ko. Kasi alam ko, pag ito'y na pag-aralan ko, ay darating ang panahon, sandaling panahon lang na yan. Sabi ko nga, 1 year. Sabihin, talagang alam na alam ko na yan. Kumbaga may tiyatawag ng mastery. Sa 1 year na yan, sabi ko, kikita ko ng malaki dito. At yan po nangyari sa akin, kumita po ako ng malaki. At siyempre, makikita niyo yung mga resulta ko. At una, hindi ko nga inaalaw yun sa atin dito sa ating Kraken Wealth na ipalabas ito dahil sa may ibang kadahilanan. Dahil sa totoo lang, ang mga traders, ginagawa lang ho yan privately. Diba? Kung itatanong niyo po, kung kayo mag-research, yung talagang mayayaman po pagdating sa yaman, yung mga traders. Diba? Sa biblical, sinong traders na mayaman? Si Haring Solomon at sila Jeff Bezos at marami pa kong iba. Alamin niyo po yung sinasabi ko. Kasi kung mataas ang pangarap niyo, eh welcome po kayo dito. At kung sa tingin niyo naman ay kayo ay mayroong pusong kawanggawa kagaya ko po, ay ito ay para sa inyo. At para na rin maahon din sa buhay ang inyong mga pamilya para makasama din po sila doon sa sinatawag natin na pangako ng Diyos ng pagpapalain tayo sa lahat ng bagay. Do you have words of advice to those who are contemplating on entering into this safe online trading business? Yes, actually, biblical speaking na naman po, no? Sabi sa Bible, marami daw mga bagong tuklas na darating. Ang aking niyang interpretation dyan, pag may mga bagong tuklas niyan, kagaya ng mga technology niyan, dapat po tayo, upgraded po tayo. O, example na po dyan, yung may-ari ng Tesla, no? Sabihin, yung kanyang technology sophisticated, talaga upgraded. Kaya siya po isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kasi pag hindi tayo sumabay sa technology, mapag-iiwanan po tayo. Kasi hindi na po na-apply yung dati natin kinagawian sa panahon ngayon. Parang cellphone din yun eh. Kung gagamit ka rin ng dati na cellphone na hulugan mo ng 25 centavos o 3.25 para makatawag dito, meron tayong ano, magagamit po natin ang cellphone natin sa advertisement, sa pakipag-sosyalan, o pakipag-usap sa mga ibang bansa. Ganito rin po sa pagdating po sa pagkita ng pera. Lalo sa panahon kailangan, ang gusto ng mga tao, mabilisan, instant na magkaroon ng pera. Ay yan po ang marirecommend ko doon sa ating tinuturo sa pagtitrading na if you want to have money, no, money begets money. Dapat ma-involve ka rin sa money. Dapat din mag-invest ka sa money para bumalik din sa iyo money. Of course, Philip, we can say that you are one of those success stories, no? Pero was there ever a time na nag-engage ka sa online selling na you also wanted to quit because things were not going your way?